Hi everyone! Welcome back to our channel. Mga kabondat, maligayang pagbabalik po. Today, a very very pleasant day. We have an early client. Nagpagawa po siya ng bouquet. A bouquet made out of red roses. Kaya samahan niyo ko. We'll make this bouquet as pretty as possible para masayaan po ang ating client. Okay? So ayan, the usual things. Nagsimula po tayo. Well, definitely our materials, red roses. Together with some foliage, this kind of foliage is what we call papwa. Honestly, yung papwa po, besides giving enough volume to our any arrangement, nagbibigay siya ng softness, di ba? Nadadagdagan yung ating volume, ganda, lahat-lahat kumbaga. Kaya napaka-useful po ng ating foliage na ito, ang papwa leaves. So ayan. I decided na wag pong ibilog yung bouquet. Medyo symmetrical po ang dating. Kumbaga pahaba, mula taas, pababa. Semi-round. Napaka-simple po, di po ba? So, ayan. More papo leaves. Mm-hmm. At siguro iniisip nyo na no, kung anong, what kind of materials for the fielders are going to use. This time, we're going to use dried materials. Ito po yung parang yung mga dried grass, di ba? Pero beige color ang gagamitin natin para mas bagay, para ma-break yung dominance ng red. So yan, we're done. Di ba? Napaka-simple po. Di ba? This is the things that I'm telling you. Ayan, ito yung materials na sinasabi ko, yung dried materials. Naku, napakarami po nito sa Dangwa. Ang daming kulay na available. You name it, you will get it from Dangwa. Kaya yung nga pala, yung mga balak gumawa ng ano, ng artificial bouquets, yung ginagamit sa display sa windows, sa mga flower shop, lahat po available po yan sa ating flower market in Dangwa. So, ayan. Isang tali po ito, no? Ilalagay na natin lahat. And if you are thinking para saan itong ating bouquet, ito ay para sa birthday. Birthday po ng kanyang jowa. Ayan. Tuloy-tuloy lang po. Ayan, halos nakalagay na po yung dried materials natin. Oh. After this, ang napili ng ating client na i-wrap ay similar to peach. Not candy peach, but light peach. Yan, di po ba? Napaka-simple at napakadali. Sabagay, halos araw-araw ginagawa natin to, no? Kaya, madali na eh. Madali nang gawin talaga. I think this is the last piece of the material and we're done. Ayan. Now, this is my favorite part. We're going to start wrapping. As I said, light peach. We're going to use the light peach wrapper. Ayan. Ikat natin sa gitna. Ayan. Eksakto, di ba? Sakto dun sa length ng ano ng ating bouquet. Dalawa pa lang nilalagay natin, 'di ba? Kita mo na yung ano kalalabasan. And on our left. Ayan.
At this time, hindi tayo magko-combine ng other colors. This light peach would be enough para mag-stand out yung red. One more. This time, ililita natin yung pinakaharap niya, yung pinaka-folds niya sa harap. Kasi magkakaroon pa tayo ng pinaka-last piece ng wrapper na panggilid at the same time matatakpan yung gitna niya. So at least, nakatipid na tayo sa wrapper, maganda pa kinalabasan. One more in the middle. Okay. So, ayan. After this, another pair of wrapper. A slim wrapper on the side that would cover the whole thing, the whole stem of the bouquet. And it's done. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Paglagay mo nito, paglagay nyo, just in case kung gagawa kayo ng bouquet, ito na. Almost in the middle na. Diba? Ayan o. Mako-cover up na yung pinaka stems ng flowers in front. Ayan. Diba? What do you think, guys? Mga kabondat, maganda ba? Now it's time for a ribbon. Red din ang napili natin para basic. Kunin color ng flower, color din ng ribbon. By the way, mga kabondat, if you are not subscribed yet, please do subscribe to our channel. Hit the notification bell para updated po tayo sa mga darating pang uploads. So ayan guys, we are almost done. Diba, simple lang? Well, sana nagustuhan yung ating short video for today. And I hope to see you again in our next uploads. Thank you guys for watching. See you on our next project.